kaya ang pwedeng sumagot kung kasi po nung huli tayo po ay nakapag-deliver ng supply sa ating mga kababayan na sundalo doon sa BRP Sierra Madre. At bagamat nandun pa rin po yung mga dayuhan na paikot-ikot doon, paharang-harang, pero nakita po ang presence ng US Navy, yung kanilang eroplano. Totoo po ba ito? Nandun po ba talaga ang US Navy palipad-lipad doon? Yes, sir. We acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft during the first and the second RORE. I think it's coordinated, sir, sa AFP under the framework ng MDBSEB yun, sir. Okay, Chairman, may tanong ko lang po kasi US Navy, armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung atin po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon na ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong, ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon na, ng US at Philippine Armed Forces na nandun sa paligid. Sir, yung activity po ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng US military at saka ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Meron po tayong MDT. Wala pong question doon, Chairman. Wala pong question doon kung sino yung illegal doon. Ano ang sinasabi po natin sa act of war? Wala naman. Hindi po ba yun parang tayo halimbawa, ang itinapat sa atin ay civilian lang. Ang tinapat natin ay armed forces na. Hindi ba po yun parang one step forward tayo? Mr. Chair, hindi naman po, sir. Kasi yung meron naman pong klarong definition ng act of war. At saka titignan natin, sir, yung Chinese... Ano po ba yung klaro sa inyong act of war? Pati ba paliwanag yun sa amin? Arm attack po yung ano as defined po ng Article 51 po ng United Nations. Klaro po. Civilian ho yun. Civilian ng Coast Guard. Sa umaaligid-aligid yung sa organization po ng PLA Navy. Yung Coast Guard po is under po ng PLA po yon, pati po yung mga Chinese militia vessel. So technically speaking po, hindi po civilian yung nature ng Chinese Coast Guard na nandun. Sa international law, ang Coast Guard ay civilian in nature, sir. Pero acknowledge po ng lahat na under sila po. Huwag sa natin ibahin ng international law, sir. Ang Coast Guard ay civilian in nature. Pulis nga lang yan eh. Pulis ng karagatan. Yung sa atin po yun. Pero yung sa kalila ho, hindi yung pulis karagatan. Coast Guard, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature? Sir, nandun po sa mga findings sa mga international law expert, including kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army Navy, Sir, Army Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung Coast Guard, yung militia. Ay, tama po ito, under ninyo itong armed force. Hindi po. Civilian in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang ibig sabihin ng Coast Guard. So, ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definition ng China? Opo. Awawa. Talaga lang, ha? Papa. Lato kayo nagtataas ng kamay, sir. Chairman, nagtataas ng kamay. You have anything to say, Admiral Abu? Yeah, Mr. Chair, being the representative of the Coast Guard, I think I need to pitch in something in the discussion about the Coast Guard. In our country, the Coast Guard is well under the Department of DOTR Transportation, but we are claiming to be the third and uniform armed service of our country. The Coast Guard of China is under the Chinese Military Commission. The Coast Guard of the U.S. is under the Department of Homeland Security of the United States. So this is almost similar to what a military is doing. And Chairman, maputol ko lang po kayo. Opo. Hindi natin pinag-uusapan yung definition ng country. Definition ng country natin, definition ng country ng China, definition ng international law kung ano ang Coast Guard. Okay? Kung ano ang tinatanggap ng international law sa Coast Guard.
So, ang sinasabi niyo po ba, Admiral, hindi ba po dapat na kayo ang dapat nagpapatrol doon? Para po niyo bang inaamin na hindi niyo kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy? Sir, sagutin niyo po. Para simple lang naman po yung tanong ko, Chairman. Yeah, Mr. Inaamin po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng US Navy doon, paikot-ikot. The reason why we are asking for the support of the national government in modernizing the Coast Guard because the Coast Guard right now is entrusted with the national government in handling the issue in West Philippine Sea. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Kinakaya po natin. We are mastering the much needed courage, determination, and patriotism of our Coast Guard personnel in the area. The reason why we are facing even the biggest among the ships of China Coast Guard, direct China natin. So kaya po nandito kami ay nanghihingi kami ng suporta sa kapulungan ito para matulungan ng Coast Guard to improve our capability. Now in terms of, may I add Mr. Chair, in terms of the definition of the Coast Guard based on international law, there is no exact and precise definition that the Coast Guard is not, is a civilian. It depends on how a country, the administration, attaches through legislation, the Coast Guard of its particular country. So wala pong exact definition sa international law na tayo ay civilian. That's all, Mr. Chair. Chairman, huwag natin masyadong, kasi mahirap yan eh. Dina-justify natin sa buong mundo may Coast Guard. Okay? Sila ang nagpupulis ng dagat. Ang armed forces, andyan yan pag-gera na. Huwag natin ibahin eh, kasi ano na tayo eh, ang hirap naman natin na ano eh, para naman tayong ano yan eh. Hindi naman kayo ang re-respond. Nangyari na po yan sa Scarborough Show, sa panahon ng administrasyon dati. Alam naman po natin na nangyari dyan. Nung naglabas kayo ng gray ship, naglabas na rin ng gray ship ang China, kaya nga nagkaroon ng stand-off dyan eh. Matuto din po tayo sa nangyari. Hindi naman po ano to, pambihira naman mga kapatid ko. Ang sinasabi ko lamang po, at gusto ko lang malinawan ng lahat, inaamin ba natin na kailangan na natin ng Amerikano dyan? Yun lang naman po eh. Simple lang. Yun po ba? Andun na po ba tayo? One step na po ba tayo forward, mga kapatid? Mga kasama namin sa armed services? Yun po ba? Talaga po bang eto na tayo? Nandito na tayo? Kasama na natin sila? Nandyan na sila? Siguro gustong tukuyin ni Senator Robin Yusek Madriaga. Kasi naging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre just a few days ago dahil merong US aircraft na nag-o-orbit dun sa West Philippine Sea. Is that the main cause? Bakit naging successful yung resupply mission natin? Dahil meron presence ng aircraft ng Amerika? Kasi kung wala, ang siguro ang gustong tanongin ni Senator Robin, kung wala ba yung presence na US aircraft doon, hindi magiging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre. Thank you, Mr. Chair. Hindi po. Ang naging successful po yung RORE natin is dahil sa katapangan at galing ng ating mga Coast Guard at Philippine Navy personnel na at saka yung mga civilian personnel na nandun sa Unay sa May na ano. Yung presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po yun sa maritime domain awareness at parang may eye in the sky na nanonood ng buong pangyayari. Did we request the presence of the US aircraft there? May coordination po sa AAP but kahit wala yung tayo bang humingi ng tulong o sila nag-volunteer? Anong coordination at pwede pong tawagin si J3 pero pwede pong sagutin po. Sir, wala po tayong inaamin at hindi po tayo aamin na hindi natin kaya yung trabaho. Medyo kaya may Amerikano o sinong ibang bansa po, kaya po ng Philippine Navy, kaya ng Philippine Coast Guard po yan. Hindi po tayo susuko dyan, kaya may Amerikano o wala. Hindi po tayo aamin na hindi natin po kaya. Kakayanin po natin kahit ano po yung gamit natin.
Yan lang po yung gusto namin i-manifest dito sa... Chairman, patutunayan ko po yun. Dahil ako, hindi naman ako Coast Guard. Hindi din naman ako. Civilian lang ako. Pero nakapagdala ako ng supply doon sa Ayungin. Opo. Eh, yun lang man po. Kailangan lang po natin linawin talaga kung bakit may Amerikano doon. Yun lang po ang gusto kong linawin talaga. Bakit? Handa na ba tayo doon sa usapin nang naglagay na pumayag na tayo may paano kung nagpalipad din ngayon ng dayuhan doon ng eroplano din nila? Ano po kayang reaksyon natin, Chairman? Ano po ang magiging reaksyon natin kapag sila naman ang nagpalipad na doon, nagpaliparan na sila doon? Tayo na po naipit sa gitna. Yun lamang po, Chairman. Kasi kung tayo lang po, kaya natin, sir. Kayang-kaya po natin. Nandun ako eh. Nakita ko, sir eh. Kasama ko kayo. Nakapag-deliver ako ng supply dun. Yun lamang po. Maraming salamat po, Chairman. Maraming salamat, Senator Robin. Senator Bato? Yeah, with the indulgence of Senator Robin Lord Padilla, gusto ko lang mabigyan ng closure yung issue na binring up ni Senator Robin Lord Padilla. As far as Coast Guard is concerned, dapat klaruhin natin dito. Huwag tayong mag-depend doon sa definition na ibang bansa. Mag-depend tayo sa ating sariling definition at alam natin, it is a universally accepted concept na yung Coast Guard talaga is not part of the military. Ang Coast Guard ay isang civilian na agency, not part of the military. Kasi mahirap kung magbigay tayo ng gray area for them to misinterpret, overinterpret, or underinterpret, baka mamaya diyan magsimula yung problema natin. Kaya gusto ko lang klaruhin yung sinabi ni Senator Robin Padilla na talaga, ang Coast Guard, as far as we are concerned, is civilian in nature. Civilian talaga ang Coast Guard, hindi yan military. Kaya nga kayo ang ginagamit diyan sa West Philippine Sea para hindi masyadong aggressive ang dating because we are using your white ships, not the gray ships of the Navy. Diba? Mabuti yung magkaintindihan tayo dito kasi wag kayo pa. What if sabihin ng Argentina, our Coast Guard is part of the Philippine Navy? Wala kami pakialam sa inyo kung anong definition nyo. Pero international standard dictates that ang Coast Guard talaga is a civilian agency. I don't know if merong kukontra dito sa aking sinasabi. Mabuti yung klaruhin natin na ang Coast Guard ay civilian, hindi part of the military. Yun lang, in support to the issue of Senator Robin Padilla. Thank you, Mr. Chair. Yes.